sa mga apo ko. Lolo si Gito, tayo magdo-drawing na naman. Panoorin niyo kung paano ko i-drawing tong si Richard Ruico Dick Gordon ng Olongapo. Napakagaling na senador to. Napakaraming nang nagawa sa Senado nito. Ang kanyang kapananganakan ni August 5, 1945, mga po, siya naging mayor ng Olongapo noong 1983. At noong 1992 naman, siya naging chairman ng SBMA. Natatandaan nyo ba yun? Yan ang controversial na SBMA. Nakalala ko noon, nagrarally pa sila noon, di ba? Pinitar si Erap yan, si Gordon dati. Nung panahon Erap, dati magkaibigan eh. Eh, nung dumako naman si Erap naman napatalsik sa pwesto, kasama rin si Gordon. Nakaganti si Gordon doon eh. Eh, ganun talaga sa politika, paringalan eh. Wala kang permanenteng kaibigan sa politika. Ang permanente lang dyan eh, yung interes eh. Alam mo sa politika, weather lang yan. Alam mo bang paringalan si Gordon eh, yan eh, abogado. Abogado, mahuti na abogado yan eh. Alam mo bang, yan, nagpunlas sa Olongapo. Dati kung tawagin ng Olongapo yan eh, City of Sin eh. Sin of City kasi nga maraming ano doon, maraming bahay aliwan doon noong panahon na yon. Marami kasing Amerikano doon, naging sentro ng entertainment sa Pilipinas yung Olongapo. Yan ang dinadayo talaga. Alam mo, napaunlad ni Gordon yan. Yung pinamunuan niya yung SBMA, yung Subic TV. Napaunlad niya, sumikat nga tayo sa buong mundo. Maraming kapitalista ang dumayo dyan sa ginawa ni Gordon na yan. Alam mo ba dati pare, sa Olongapo napakalinis. Masyadong organized sa mga sasakyan dyan. May mga kulay. May kulay ang mga sasakyan dyan, like mga public vehicles. Napakalinis, napakasasipag ng tao dyan eh. Kahit na napakaraming sakuna, hirap ang pinagdaanan ng syudad na yan. Nagtulong-tulong sila, bayanihan ng mga tao dyan. Bawal daw ang tamad eh. Ni ultimong pupos ng sigarilyo, parang nga wala kung makikita dyan. Di ba, Lalusid, kumandidatong presidente yan. Ang naalala ko nun patambal niya si Bayani Fernando. The Transformer, kung tawagin ng grupo nila, silang dalawa, The Transformer. Kaya lang, hindi sila pinalan yun, di ba, Lolo Sid? Ganda ng tambalan nila yun. Pareho silang mahusay sa public servant. Alam mo pare, si Gordon, marami nang nagawa sa Pilipinas yan. Sa automotive machine, yung naging computerized ang Comelec, ang botohan natin, si Dick Gordon ang nangunguna sa pagsasagawa ng automation na yun. Ano ba pare, si Dick Gordon naging secretary ng Foreign Affairs. Siya ang nagpasikat ng Wow Philippines, Lolo Sid. Naalala mo yun, di ba? Sumigat din tayo sa buong mundo dahil dyan kay Dick Gordon. Napaunlad niya yung ating turismo natin. Napaunlad niya ang maganda. Sumikat tayo sa buong mundo. Wow, Philippines! Diba? Napakita kagandahan ng Pilipinas. Ang pagka-ugali ng Pilipino, ang pagka May tama ka, parang alam, may tama ka. Pagkatapos na rin, nag-senador yan. Doon natin siya laging nakikita noon. Talagang doon siya nagpakilala bilang senador. Napakaraming investigasyon. Ibig ba namang hinawakan niya yung... Alalasin yung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee yun. Mga nag-iimbestiga sa korupsyon, sa katiwalian sa gobyerno. Yan ang Blue Ribbon Committee. Yan ang pinaka-bising committee sa Senado. May tama ka, parang alam. Yan ang committee na yan. Kailangan. Ang nakahanda ka yan dahil kailangan mo magpakulong yan.
Eh siyempre, pagkatapos ng hearing mo, investigation mo eh, maghahain ka na ng demand yan para mapakulong yung inimbestigan mo. Eh, in aid of legislation din naman yun, parang alam, di ba? Eh, parang alam. Yung si Gordong yun na nasasadlak ngayon sa kontrobersya na naman ngayon. Eh, nako eh, napakatindi ng ginagawang investigation ngayon tungkol sa, ano, sa Department of Health. Di ba? Na, alam mo naman yun, parang alam, di ba? Oh. Eh, napakalaking corruption ang iniimbestigahan ngayon sa Blue Ribbon Committee na yan. Eh dito natin malalaman kung talagang anong klaseng senador itong si Gordon eh. Ang kanyang nasimulan na Blue Ribbon Committee investigation sa Department of Health, napakarami ng katiwalian na papalabas sila, parang alam. Eh, nagagalit na nga ang Pangulo dahil sa ginagawa niya eh, medyo nagkakain ito sila, pero ang labanan ngayon ay katotohanan. Aba, may tama ka yan, Lolo Sid, dapat nga eh magkatulong sila ni Presidente yung kinutuklas ang corruption na yan ah. Dapat magkatuwang silang inag-iimbestiga dyan dahil corruption yan eh. Pareho nilang sinumpaan sa bayang Pilipinas yan. Kung lalabanan nila ang corruption eh, pagtatanggol nilang ang bayan, di ba? Ang kaba ng bayan eh, aalagaan nila at babantayan nila. Pareho sila nanumpa yan, Presidente at Senador, di ba? Eh, may tama ka, parang alam. Eh, kumbaga sa basketball, ito yung laban natin, do or die. Dito lalabas kung sino ang magaling, malinis at matinong public servant. Teka muna, Lolo Sid, tapos na ba yung dinodrawing mo? Mukhang medyo kahawig ha, pero meron ka pang kailangan gawin ha. Hindi pa masyado, pero okay na, pwede na yan. Ano ba, payuhan mo na lang si Gordon. Ano ba ang mangyayari ngayon sa investigasyon na yan, Lolo Sid? Ano palagay mo? Eh, payuhan eh. Mas matalino sa atin yan eh. Paalalahanan na lang natin Senador Gordon talagang kasama mo ang bayan sa ginagawa mong sacrifice na yan. Eh, pagmamahal mo sa bayan ramdam namin Ang pagmamahal mo sa kaba ng pera ng bayan nararamdaman namin. Ang paglaban mo sa corruption nararamdaman ng taong bayan yan Ang ano ko lang sa'yo, paalala lang mag-ingat ka mahirap yung ginagawa mo. Talagang para kang si Ninoy Aquino na naman yan. Lumalaban sa corruption baka naman sana wag naman tayo nag-aalala lang tayo, Senador. Mag-ingat ka at sana may kahinat na may mangyari dyan sa investigasyon na yan. Magandang mangyari talaga mapatunayan na may sala talagang may labas ang magnanakaw sa gobyerno ay mailantas sa publiko. Totoo yan, Lolo Sid. Palagay mo, Lolo Sid, kakandidato ba yan si Senador Dick Gordon? Siyempre. Kailangan di siya mawala sa politika, sa public service na sa para sa Pilipino. Ganyan mga politikong kailangan ng Pilipinas. Talagang pinaglalaban ang nilabas ang katotohanan, pinaglalaban ang corruption. Ganyan dapat dapat lahat ng public servant, lahat ng politiko, ganyan kaya nga kayo kumakandidato para protektahan ng tao. Labanan ng masasama at mga manlulupig sa kaba ng bayan, labanan. Na role nyo. Mga politiko, pag nananahimik yan, ewan natin, ano. Dapat ang mga politiko bukod sa gumagawa ng proyekto para sa nasasakupan nila nilalabanan din ang korupsyon. Dapat lang, ano ba? May tama ka na naman, Lolo Sid. So sige, magpaalam ka na. Tama na. Sige. Mga apo ko, pasensya nyo na drawing ko. Ako hindi naman ako artist. Artistahin lang ang lolo nyo. Ang maalala ko sa mga boboto nga pala. Tayo nagtiwala na sa makamasa. Tayo nagtiwala na sa ekonomista. Tayo nagtiwala na sa artista. Tayo nagtiwala na rin sa galit sa mga durugista. Sana bumoto na tayo ng makamasang makapamilya. Mapagmahal sa pamilya, ituturin niyang kapamilya niya ang bawat taong mahihirap, ang Pilipinong naghihirap, ang Pilipinong bauna sa hirap Sana ituturin niyang kapamilya, yun ang ating iboto, no? Mga po, hanggang din na lang, bye-bye!